back to my channel. I'm Ran. So for this video, I will be showing you my book haul. As usual, book haul na naman, guys. Ito, sa kung napanood yung mga video ko na nakaraang book haul, alam nyo, nabili ko na to nung December or January, bago pa magkaroon ng lockdown. Nabili ko na lahat to, hindi ko palang nasushoot para mapakita sa inyo. So now, ang papakita ko sa inyo mga books ay mga mass market paperback dahil hindi po ako nag-generate ng mga books. So kahit maliit po sila, malaki, hardbound, paperbound, lahat po, mahal ko sila dahil I love books, I love collecting books, I love reading books, I love e-books, lahat, basta books. I love all of them. Meron nga akong isang buong shelf ng mass paperback book, guys. Ganun talaga, addict po ako sa mga ganun. Kasi papakita ko sa inyo kung bakit adik ako sa mga mass paperback books. Wait lang. Number one reason, guys, bakit gusto ko mga mass paperback books, mga babies, dahil sila ay portable. Naglab ko lang siya dyan. Pak! Kasya siya, guys. Ano? Ang liit-liit lang niya. Dati nalala ko, natatago ko pa yan. Nakakapagbasa ako ng libro sa klase kasi maliit lang siya. Natatakpan ko siya ng mga subject books ko. So guys, yung mga mass market paperback books ay ipapakita ko sa inyo ngayong bukol na to ay yung mga historical romance, mga paranormal romance, mga contemporary romance. Kasi yun yung mga hilig ko, guys. Isa akong halo-halo reader. Yun, natawag ko sa sarili ko halo-halo reader dahil gustong-gusto ko na iba't ibang genre. Pero except sa horror, dahil matatakotin po ako sa horror. I can't manage that thing. So let's start. So simulan natin sa paranormal romance books. Let's start with this one. Itong Keys of a Demon King by Christy Cole. Ayan. So this is kasama siya sa series ng Immortals After Dark series number 6 to. Sa totoo lang, hindi ko binabasa yung synopsis masyado kasi may mga auto by authors ako. Pag nakita ko yung pangalan nila, Christy Cole, Gina Showalter, Sherilyn Kenyon, binibili ko na sila. The second one, guys, is itong A Hunger Like No Other, yan, ni Christy Cole. So, ito yung kaparte siya ng Immortals After Dark series. Ito yung book number 1. Halata naman, guys, kung tungkol saan siya, sa vampires, ayan. So, halo-halo kasi ito, may mga, sa series na to, kaya yung Immortals, may mga vampires, may mga demons, may mga sorcerers, may mga wizards, magicians. Hindi ko pa siya nababasa, guys. Yan, kakahul ko pa lang. Kaya, hindi ko pa alam yung iba kung anong meron dito sa loob. Mga warriors, ganyan. So, yan. Magkasama sila. So, the next one is itong Demon from the Dark ni Christy Cole. So, parte na naman siya ng Immortals After Dark series number 9. Ayan. So, yung bidang lalaki natin dito is isa siyang vampire warrior. Alam nyo, guys, hindi rin ako nag-judge masyado ng mga I don't judge a book by its cover kasi minsan kahit ganun yung mga cover nila, maganda yung laman ng libro, maganda yung story. Ilang beses na nangyari sa akin yun na akala ko hindi maganda yung libro dahil sa cover, pero nung binasa ko, I'm mind blown. So, the next one is itong Ain't Myth Behaving ni Katie McAllister. So, anto, 2 stories in 1 to. So, yung isa, nabasa ko na isa eh. Yung isa, about sa Norse God. Yung una, title ng Stag Party. It is all about an Irish fertility god, Sir Nunus. Kailangan niyang makapaghanap ng bride niya sa madaling panahon dahil yung kanyang long-time goddess, yung kanyang partner is nag-elope kasama ang isang salsa dancer. So, pinagpalit siya. Ang mission ni Sir Nunus dito is isiduce din Herney kasi kailangan niyang makapaghanap ng bride. At kailangan niyang magpakasal before Beltane. Sa araw ng Beltane, kailangan niyang magpakasal. Gusto ko yung mga easy premises. Nakakatuwa. So, the second one is yung ang title niya is Norse Truly. I like the puns. The puns! I like it. So, nabasa ko na to. This is all about Ulrik Sigurdsson. He is cursed to sail his Viking ship kasama yung mga crew niya sa Scandinavian coastline forever. So, alam ko makakawala din siya doon dahil walang forever, guys.
So, di ba yung kotse niya, gumanap, phew, sa dagat. So, niligtas siya nila, Arik, pati ng kunya. So, nung niligtas siya, sabi nila, ito na ang chance. Makakaalis na tayo sa cursed ship na ito. True, Brianna. Nabasa ko na siya, guys. Nakakatawa siya. So, next one is itong Forbidden ni Jacqueline Frank. So, ito ang book 1 sa The World of Nightwalkers. Ayan. Niya kasi, ang mission niya kasi is hanapin yung mate, yung queen ng kanyang king. Kaso nga lang, ang problema is na-attract siya din sa babae na yon, which is a no-no. So, the next one, guys, is itong libro ni Karen Marie Moning, itong Fee Fever. So, ito ang number 3 sa Fever series niya. So, ang alam ko dito, nung namatay yung kapatid ng female lead, so, para may iniwan na clue yung kanyang sister, kung paano siya namatay sa cellphone niya, may cryptic message sa cellphone niya. So, dahil doon, pumunta siya sa Ireland para hanapin yung mga answers. Isa rin pala tong Facebook, nakalagay Guys. na pala Fee Fever. Ayan. Facebook, Fee Fever, Fee. The next one, just is itong Time and Time ni Sherilyn Kenyon, may autobiography author. So, part ito ng, guys, ang rami. Ni-research ko pa. Kasama siya sa, ito ay parte ng Hell Chaser, number 5 siya. Sa Dark Hunter, number 21. Were Hunters, number 7. Hunter Legends, number 24. Wow. So, ang female lead natin dito, binabagabag siya ng mga panaginip na hindi niya maintindihan. For short, yun. Next one, guys, is itong Alterant ni Sharon Kenyon and Diane Love. So, ito ay part ng Bellador series, number 2 siya. So, 10 books yung meron sa series na to. Tapos, 6 novellas yung meron doon. Wala pa ka number 1, guys. Number 2 pa lang meron. So, the next one, guys, is yung The Darkest Surrender ni Gina Showalter. So, part siya ng Lords of the Underworld series. So, pang number 8 siya. Ang alam ko kasi, merong competition dito sa libro na to. The next book naman, guys, is itong Passion Unleashed ni Larissa Ion. Ayon? Ayon? I can't read. So, this is part of Demonica series, yan. Number 3 naman siya sa, yun, series. So, this is all about the male lead is poison, but only the female lead has the cure, but her life is at stake. Wow, alam ko yung synopsis nito. So, yun. So, ito naman, contemporary romance naman to. So, ito, Bewitched ni Laurie Foster. Foster? Hindi ko alam kung bakit mas malaki yung pangalan niya kaysa sa title ng libro. So, two books in one naman to. Yung unang title is Into Deep. So, dito, may isang ate girl na nagpanggap na bilang lalaki. Nung nakita ko yun, wow, trope na gusto ko. The second one is itong Married to the Boss. Nabasa ko na yung pangalawang story. So, sa book na to, may na-scandal yung main lead. Tapos, dahil sa scandal na yun, nasisira yung negosyo nila. So, dahil doon, nawalan sila ng clients. So, para hindi mag-spiral down yung kanilang business. So, he needs to find a solution to solve that problem. So, here comes, nag-English na ako. You're so funny. So, here comes his secretary, kasi matagal niya ng secretary. This secretary, matagal nang ilove sa kanya. So, parang hiningi ng male lead yung tulong ng ating female lead para masolusyonan yung problem. Next. So, itong next books na to, series, sa malaking series, sikat siyang series, paranormal fantasy romance na genre. This was recommended to me by a friend of mine na nakilala ko sa book sale. Kasi nung nakita ko yung sinabi niya, naghanap ako ng books talaga. Swerte naman ako dahil nakita ko naman kagad yung book 1 tapos yung ibang books nakita ko naman. So, itong sa Black Dagger Brotherhood series ni J.R. Ward. So, ay salamat, nabanggit ko na yung Black Dagger Brotherhood nang hindi pumupulupot ang aking dila dahil ang hirap pong banggitin ng series na yon. So, ito yung book 1. Ito yung book 1. Itong Dark Lover. Tapos, the next one is itong book 3. Itong Lover Awakened. Ito naman yung book 5. Itong Lover Unbound. Tapos, ito yung
Book 6, yung Lover Enshrined ni J.R. Ward. So, simulan natin dito sa Dark Lover ni J.R. Ward. This book, nabasa ko na to, nabasa ko na siya guys, itong book 1. This is about Wrath. So, si Wrath, siya na rin natitirang pure breed vampire sa lahi nila. So, siya yung vampire king dito. Here comes our main protagonist, the female lead, si Beth Randall. So, si Beth Randall, anak siya ng isa sa mga most trusted friends and warrior ni Wrath. Vampire din yung papa niya. Pero hindi alam ni Beth na vampire yung tatay niya dahil nung pinanganak siya, hindi niya na nakilala. So, si itong warrior na to, manghirap paglabas ng spoiler. Kaya mo pigil dahil nabasa ko na siya. So, nilapitan ng warrior na to, si Wrath, na para humingi ng tulong na para masamahan si Beth sa kanyang transition. Kaya, humingi ng tulong yung si daddy friend doon kay Wrath. Oh gosh! So, hindi ko pa nababasa tong iba. So, basta, tukol din to sa mga brothers. Ito, kasama sa ibang members yan. Ang gusto niya, iba't iba yung ano, yung kulay. Yung book 1, okay lang naman, hindi siya yung ako na, wow, ganda, hindi. Pero sabi nila, sa mga napanood ko, sa mga fina-follow ko booktuber, mas gumaganda daw yung series as it progresses on. Kaya, sabi ko, okay naman yung start niya. So, sabi ko, baka mas maganda pa yung mga susunod. So, dito tayo sa next part ng ating video, mga historical romance books, guys. Okay? Unlit ko, kailangan ko mag-tiptoe para umangat ng onte. So, simulan natin kay itong With Seduction in Mind ni Laurelee Girk. Nabasa ko na to eh, sa pagkakaalam ko, yata. I forgot kasi sobrang run ko nabasa ng libro, guys. Nakakalimutan ko na iba. Minsan nauulit ko yung mga libro dahil nakalimutan ko na nabasa ko na pala. Nabasa ko to sa e-book. Yata. So, ngayon lang ako nakabili ng physical copy ng libro ni Laura Rieger kasi ang hirap maghanap ng libro niya nasa sale. So, pag nakita ko, wow! Hindi ko alam yung synopsis. Babasahin na lang kita para maintindihan kita. So, abangan guys, pag nabasa ko na to, kwento ko sa inyo guys. Or, kung gusto niyo malaman, just follow me on my Goodreads shameless plugging. Ano sa baba yung aking mga social media accounts sa description box. Sa Goodreads, doon talaga ako laging nagre-review ng books. Usually, I review my books on Goodreads. I don't usually review my books here on YouTube. Yeah. Usually talaga. Mas magaling kasi ako magsulat, guys, ng thoughts ko kaysa sa magsalita. I'm sorry. I know I'm lacking for now, but I'll try my best, guys. So, the second one is itong Guilty Pleasures ni Laura G. Alam ko na na-edit out na ganito. Nag-starter pa rin ako. May natira pa pala. Diyos me, oh gosh. Guilty Pleasures ni Laura Leger. So, itong historical romance to guys ah. So, it is set in England. Yeah, karamihan ng mga books ko guys na historical romance, karaniwan, this is set in England or sa Scotland guys. Yeah. Doon talaga gusto ko setting, hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko talaga doon sa England tsaka sa Scotland. So dito, balik na tayo sa topic. Ang book na to, tungkol ito doon sa female lead na matagal na siyang may gusto dito sa ating male lead. Pero dahil isa siyang nerd, what I mean is, shy siya, timid, kaya hindi siya napapansin ng ating male lead. Here comes yung sister ng male lead na tinulungan siyang magkaroon ng makeover. Diba? Makeover time, tinulungan siya transform ng onte. So, nung lumabas siya sa shell niya, napansin na rin siya ng boylet na ito. Masyado siyang, based sa aking synopsis mo, para siya sexist. Pero, alam ko maganda yung story. Ito, nabasa ko na siya. Maganda yung story. Mas maganda yung story kaysa sa synopsis. Yep, guys. Halit ko tignan sa screen. Wait lang. Ayan, guys. Hindi ko na kailangan mag-tiptoes. Yan. Yeah. Mag-isa-isa rin. So, let's continue with our book haul video. So, the next one is itong The Naked Marquis ni Sally Mackenzie. So, part 2 ng series din.
ang kapatid ko nandun sa labas, naglalaro sila, huwag niya napansinin. So, part 2 ng series, pero pwede siyang basahin ng tigisa. Mga standalone siya, pwede siyang basahin ng hindi sunod-sunod based sa number niya. Ayun ang ginawa ko eh. Huwag niya nabasahin yan. Pero itong mga libro na to, kahit ganyan yung title niya, nakakatawa siya guys. Pag kinategorize ko siya, isa siyang comedy, historical, romance yun. Which is I love. My gosh, naalala ko na binabasa ko to sa labas. Pigil-pigil talaga ako pagtawa guys. Kasi nakakatawa talaga siya. This is about Lady Jane Parker Roth. So, she's ready to quit the dull search for her husband in favor of more exciting pursuits dahil naka-8 season siya sa London. So, suko na siya. Give up na siya. Ayaw na ni ate girl. So, papunta na siya sa ibang lugar. Maghanap na siya ng ibang exciting things to do. Tapos may na-encounter siyang intruder sa kanyang, in her host town house. So, sabi nung nakita niya kami niya, hindi siya papayag na makawala yung intruder na yon. So, ginawa na yung ate girl, ni-wrestle niya yung intruder na yon, which is akala niyang intruder, pero hindi. Isa siyang viscount. Doon na. Mag-start na yung gulo. Excited ako basahin yung libro ni Sally McKenzie kasi lagi nakakatawa yung mga libro niya. So, the second one is itong The Naked Marquis ni Sally McKenzie ulit. Guys, iniipon ko talaga tong series si Sally McKenzie, guys. Dahil, I love comedy, historical romance, guys. Sa lahat ng mga nabasa kong historical romance, guys, siya talaga yung pinaka nakakatawa. That's why I love her books, my gosh. So, this is about Charles Dray Smith and Emma Peterson. Si Emma Peterson, crisis, pasensya na lumabas yung Bisaya accent ko. Isa siyang anak ng vicar. So, dahil desperado na yung ating Marquis, nag-propose siya ng marriage of convenience kay Emma. Which is, akala ng lalaki, ganun-ganun lang yun. Akala niya, simpering girl lang tong babae to. Pero, syempre, lalaban to si ate girl. Hindi siya bastang magka-curve. Fighting! Alam ko nakakatawa to eh. Alam ito, mayroon nga dito eh. Mm-hmm. Ay, tinapunan siya na, oh no, not the ceramic dog. Tinapunan siya ni Emma ng ceramic dog figurine. The next one is itong The Abduction of Julia ni Karen Hawkins. So, this is about the female lead has secretly loved the male lead for a long time. Pero, torpe to si ate girl. Ito si ate girl. Kaya, hindi niya magawang-gawang mag-confess. Ano ba to? Siyempre, historical romance to girl. Ano ba ginagawa ko? Yun. So, but the male lead accidentally snatches her instead for her scheming cousin for an elopement. The male lead do this for the inheritance. So, this book, itong The Lord Who Loved Me ni Karen Hawkins, diba? Sunod po Karen Hawkins. Nakita niyo naman. Anong kasetting to sa Scotland eh? Tama ba? Oo, set to sa Scotland. Karamihan ng libro ni Karen Hawkins na nabasa ko, it is set in Scotland. Ito rin, halata naman, na set niya sa Scotland. So, analala ko to. So, nangyari doon, the female lead embarrassed the male lead in front of so many people sa isang party yata. Tapos, syempre, malaking ego ng ating male lead, so hindi siya papayag ng hindi makagante sa ating female lead. Yeah. So, para silang enemies into lovers story. I love that trope. So, the next book naman guys is itong Potent Pleasures ni Eloisa James. Ayan, my queen, another of my queen again. Marami na ako nabasa ng libro ni Eloisa James. I love her. Alam ko ang favorite ko yata ang nabasa sa kanya is yung kanyang fairy tale historical retelling. Yeah. Maganda yung mga fairy tale retellings si Eloisa James, guys. Ang ganda to. Recommended ko yun, guys. I love her. So, nakakatawa yung note ko sa likod, guys. Rendezvous. Yun lang yung nakalagay sa likod. Ayan. This is the definition of rendezvous. A meeting at an agreed time and place, typically between two people. Rendezvous. Mistaken identity. Akala ni ate girl, di ba? Yung nakipag-flirt siya dun sa isang footman, akala niya footman, pero hindi pala.
After nung kanila encounter na yun, several years ago, nang debut si Ate Girl sa London. Doon, nakita niya ulit yung male lead na akala niyang footman, pero hindi, isa palang Earl yun. So, the next book naman, guys, is itong A Night Like This by Julia Quinn. My queen. I love her too. Favorite ko sa kanya yung Bridgerton series niya. This is a governess book. Yun lang nakalagay sa likod. Ayan, governess book. So, the next one, guys, is itong The Husband Hunt ni Lindsay Sands. So, halata naman sa title. Yun na yun. Explain ko na nga. Tinatanggap naman ako eh. Yan. So, si Lisa, gusto niya pakasalan si Robert na ang ating main lead. Pero, itong male lead natin, hindi niya type. Itong ating female lead, hindi niya type. Dahil, hindi ko alam kung bakit. Siguro iba na yung tingin niya sa relationship nila. Baka, friend relationship lang yung tingin niya. Friend zone niya si ate girl. So, dahil doon, nag-give up na yung ating female lead sa kanyang pursuit doon sa male lead. Tapos, dahil siguro, hindi tanggap nating male lead, habulin niya to si ate girl. Yes. The next book naman is itong The Autumn Lord ni Suzanne Sizemore. So, time travel romance siya, guys. I love time travel books, guys. Kung alam niyo lang. So, yung mga ganito, hindi ko siya ginajudge kaagad hanggang hindi ko pa siya nababasa kahit ganyan yung cover niya dahil ginajudge ko po yung Outlander nung una. Ni Diana Gabaldon. Ganito rin yun. Binili ko siya. Makapal siya. Tapos, mas paperback size siya. Binili ko lang siya dahil makapal siya, guys. Tsaka 50 pesos lang na binili ko. Hindi ko akala nung binasa ko siya. Sobrang ganda pala niya. Ang kapal-kapal niya. Pero natapos ko siya kaagad. Kaya, I'll read this first before I judge. So, this is about Diane, a writer who traveled back to medieval France. Excited ako ba sa inyo to? Iyakat ko kasi sa TBR list ko to. Ayun ako. Kung makita niyo lang yung ano, ganito ako. Kasama ang aking TBR books. No. So this one is A Man in a Kilt by Sandy Blair. Ayan. So ito, a lord is cursed to be trapped for centuries in a castle. Yeah. Tapos, and he is waiting for someone to free him. Alam ko, nabasa ko yung una nito eh. As in, centuries na siya nakakulong sa castle na yun. Tapos, parang pumunta yung ating female lead. Present time na siya. Ano siya, guys? Ito naman. 4 books ng isang author. So, the first one, itong libro ni Hannah Howell, itong Highland Warrior. Alam mo, parte siya ng series, guys. So, the female lead flees from an obsessed suitor but is captured. So, the next one is itong Highland Bride ni Hannah Howell. Ang ating female lead, parang pumunta siya dun sa kanyang inherited land. Nung pumunta siya dun, may mga naghihintay sa kanyang suitors, mga laird. Maganda yung pwesto ng kanyang lupain, mga pagmamayari. Mayaman si ate girl, magkakaintindi ko, kaya habulin siya ng mga suitors. Yan. So, gagawin niya dito para siyang the bachelor. So, choosing husband out of the 3 lairds, yun. Ang sinulat ko dito, ayan. The next one is itong Highland Knight ni Hannah Howell. So, this is a revenge story, guys. I love revenge stories, guys. Ito na yung last books na ano ni Hannah Howell dito. Is itong Highland Vow, so, ni Hannah Howell. So, the female lead rescued the wounded male lead and fell in love. Present time, nung nagkita ulit sila, yeah. Years later, yan, she is reunited with the male lead, but yung lalaki, may fiancé na siya. Oh, may fiancé na yung lalaki. Kaso nga lang, nung nalaman ni ate girl na, yung fiancé ng lalaki na to is may masamang balak sa ating male lead. Here comes ang ating female lead na, maliligtas niya ba? Yung male lead sa kanyang but fiancé. Parang magandang story na to. These 3 books is by Lisa Kleypas. Ah, oh, Lisa Kleypas. Nung nakita ko to, sabi ko, wow, swerte. Nung nakita ko to kasi, ang hirap paghanap ng books ni Lisa Kleypas sa mga book sale, sa chapters and pages. Yeah. Karami ng books niya, binasa ko sa ebook. So, the first one is itong Stranger in My Arms ni Lisa Kleypas. So, the female lead thought that her husband is dead. Aha. Pero hindi. Akala lang niya yun. But her husband is alive and kicking but has an entirely different personality. So,
Inaintindihan ko sa synopsis dito. Akala niya, kasi ang nung naalala ko nung nabasa sa synopsis, parang yung asawa niya, parang hindi maganda yung ugali, yung personality. Nung namatay yun, parang si ate girl, wow, buti na lang na wala na siya. Pero bumalik yung kanyang asawa, pero iba na yung ugali. Kaya nagtataka si ate girl kung siya ba talaga yung asawa niya dahil iba na yung personality based sa naalala niya. Yeah. It sounds interesting too. Tingnan niya, amnesia yung lalaki. Hindi ko alam eh. So, the next one is itong Married by Morning ni Lisa Klepas. Ito, kalagay sa note ko, parang siyang Tom and Jerry love story. Kiss and makeup. Ba't ganun yung mga ano ko, mga synopsis ko based sa mga naitindihan ko? Cat and dog love story or Tom and Jerry love story or kiss and makeup. Ito, this is about, wait, tagal natin note, si Catherine Marks. So, Catherine Marks has been the paid companion sa Hathaway sister na kapatid ng ating male protagonist na si Leo Hathaway. So, para maligtas yung family home, to sila Leo, kailangan niya kasing magpakasal tsaka magpudos ang heirs. Siguro na in love si Kuya Boy mo kay Ate Girl. Tapos nag-propose siya ng marriage on convenience din. I'm not sure. Pero karamihan kasi sa mga historical romance, ganun yung premise, diba? Marriage on convenience. The last one, sa ating bukal na to, mahirapan na naman ako mag-edit, guys. Is itong, again, The Magic ni Lisa Klepas. Tinanggal ko na yung note, ang tanga ko. So, yan. So, this is a love between two people who are in two different class of society. Ah, nalala ko na to. So, parang si ate girl, yung ating female lead, siya yung mayaman. Tapos itong si ating male lead natin to, isa siyang servant dun sa bahay na ating female lead. So, nung nalaman ng magulang or ng tatay ng female lead na may relationship tong dalawa dahil, syempre, servant yung isa, mimili, tapos yung isa, mayaman. So, pinaghiwalay sila. Pinalayas itong ating male lead. Tapos, years later, itong si John McKenna, mayaman na siya. Tapos, bumalik siya parang mag-take ng revenge against her family. Historical nuns or historical romance din. You can recommend, guys, sa comment section below. Kasi, naglilista talaga ako ng mga recommendation nyo, guys. Tapos, sinisingan ko siya sa PBR. Kaya, mag-ano lang kayo sa comment section, guys. Okay? Tapos, guys, don't forget to click the subscribe button, guys. And also, click the notification bell button para ma-notify kayo kung nakapag-post na ako ng bagong video. And also, guys, don't forget to also click the like button, guys. Dahil makakatulong talaga yun para sa akin. Okay? Thank you. Click lang, guys. Click lang, please. Yes? Guys, I hope you like watching this video. And again, guys, be safe palagi. Stay at home kung hindi naman kailangan lumabas. Stay healthy, sweat, guys. Kaya natin to. Malalagpasan din natin to, guys. Tiis-tiis lang. Alam ko mahirap, guys, pero kailangan natin gawin para sa security ng bawat isa sa atin, sa healthy natin, guys. Ako rin, init na inyap na rin ako, guys, dito sa loob ng bahay, pero wala tayong magagawa. Takot din ako lumabas, pero ganun talaga. Let's pray, guys, for our safety. Again, be safe, guys, and goodbye! Click the subscribe button!